Hi everyone and welcome back again to my channel. This is Keron Lifestyle. At ang video natin for today guys is hair color and Brazilian treatment. I-review natin product ngayon guys is itong sa 24K Keratin Brazilian. It is a Brazilian that infused with mineral to revive total damage and rubberized hair. It's formulated with premium quality, proven solve various health problems brought by hair bleach, hair color, straightening, and rebonding. It also helps repair hair to become straight, smooth, silky, and shiny hair. So guys, ito ang gagamitin natin ngayon sa ating client. At tatry natin kung gaano nga ba ka-effect sa hair ng ating client. Lagay dito is with color enhancement and straightening effect. Kaya guys, susubukan natin ito. This video guys is not a sponsored product or any company. Ito ay sarili nating bili at bibigyan lang natin siya ng honest review kung talagang maganda ang product na ito. And without a further ado, let's get started! At guys nga pala, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para always kayong updated pag may bago tayong video na ina-upload. Ayan guys, ito ang start ng ating client. As you can see, ang hair niya ay puro puti na or maraming uban. At siya ay may previous na rebo. Ang gagawin natin muna sa kanya is kukulayan muna natin siya. At ang gagamitin natin dito ay ang Bremude na shade ay light brown at magmimix tayo ng dark golden ash blonde. At ang gagamitin natin dito oxidizing cream is 6% lang para matabunan ang uban ng ating client. And remember guys, always pag ganito magkukulay tayo ng may uban, kailangan maninipis lang ang pagkuha or pag-section ng buhok para malagyan lahat ng mayroong puti-puti. And then, kailangan matyaga tayo sa paglalagay kasi minsan may nakakaligtaan tayo. And then, massage-massage lang natin para mabilis or madaling kumapit ang gamot sa buhok ng ating kinukulayan. And then guys, pagkatapos nating kulayan lahat ng may puting uban, mag-proceed na tayo sa mga may kulay na brown. And then, at ang shade naman natin na gagamitin sa kanya is yung dark golden ash blonde. At 6% pa rin ang ating oxidizing cream na gagamitin. And then, pagkatapos nating applyan lahat-lahat, ang kulay is bababad naman natin siya ng 30 minutes. After 30 minutes, kailangan na natin siyang banlawan. And then, sasyampuhin natin siya ng 2 beses. At ang gagamitin natin ditong shampoo is yung clarifying shampoo din ng 24K Keratin. Kailangan guys, 2 beses natin siyang sasyampuhin para make sure na tanggal ang mga nakadikit-dikit at mga natitira pang gamot. Ayan guys, after natin siyang ma-shampoo at nabanlawan ng mabuti, ay i-blow dry natin siya. At ang pagtutuyo ng buhok guys, is hindi masyadong mainit ang temperature na lalabas sa blower. Kailangan lang siya is cool dry or medium heat. At kailangan 80% dry lang. Hindi siya basang-basa at hindi rin naman tuyong-tuyo. As you can see guys, naglagay na tayo ng pang Brazilian. At ito ang 24K Keratin Brazilian na lemon scent. Color enhancement and straightening effect. Guys, ang consistency pala ng product na ito is hindi siya ganun ka-creamy at hindi naman siya ganun ka-watery. Kaya pag inilagay mo siya guys, konti lang kasi nga pwede mo na siyang ikalat or ipahid hanggang sa dulo. Nga pala guys, ang product na ito ay medyo may counting sting sa ating mata na nararamdaman ng ating client pero tolerable naman. Kaya kung medyo sensitive ang mata ni client, pwede natin siyang paggamitin ng face sheet. Always remember guys na ang pag-apply ng anumang product sa hair is laging 1/2 inch away from the scalp para maiwasan natin ang anumang irritation sa anit. At mabango din ang product na ito guys, lemon scent.
Matapos nating lagyan lahat ng pang Brazilian ang kanyang buhok, isibabad natin siya ng 40 minutes and then lagyan natin siya ng shower cap. And then pagkatapos natin siyang mababad ng 40 minutes, i-blow dry na natin. Kailangan tuyong-tuyo, it's siya 100% na tuyo. At kailangan guys, hindi natin pa rin siya gagamitan ng mainit na blower. Kailangan guys, cold dry lang o medium heat lang ang blower natin dito. Kasi nga ito ay treatment. Tayo ay nag-hair treatment. Ayan guys, ang hair ni client is tuyo na at nakikita natin na ang kanyang hair ay may pagka-shiny at madulas suklayin. Kaya naman, after natin siyang patuyuin ng 100% ay magpa-plancha naman tayo. At ang ayur na gagamitin natin dito guys is hindi ganun ka-init. Kailangan is yung 180 degree lang ang init ng temperature. Kasi nga ang hair ni client is may previous rebound at nagkulay pa tayo dito. Kaya para maiwasan natin ang pagka-dry ay mahinang init lang ng plancha at huwag masyadong manipis guys ang pagkuha ng hair. Ayan guys, plantsahin natin siya guys ng mabuti. At guys, ito ang tip para mag-last ang Brazilian sa hair natin. Kailangan nating huwag sasyampuhin lagi ang hair at kailangan lagi tayong nakakonditioner para tumagal siya ng 3 months up. Or, ang hair ni client is previously rebonded at may kulay, kaya naman hindi natin siya masyadong tataasan ang temperature sa pagpaplancha. And then, huwag siyang masyadong manipis, hindi siya katulad ng pagre-rebond na sobrang nipis para hindi naman dry ang buhok ng ating client. So guys, ganyan na ang paghahalo ng plancha.
And this is it, guys. Ito na, natapos na ang pagpa-plancha sa hair ni client.